Good morning mga kapatid. Good morning mga kababayan kong OFW at saan man kayong sulok ng mundo. So guys, alam natin at alam ko na napanood ninyo itong live ni Kuya Bat. So kaya po natin ginawa to para makarating po doon sa mga taong naninira at alam kong nandyan lang sila na nag-aabang sa akin ng mga pagla-live or kung ano man pagpupos ng kung ano-ano. Nandyan sila nakabantay kasi nga sinasabihan tayong bubu, uto-uto, walang alam sa batas, walang alam talaga, totally. Okay lang! Okay lang yan sa akin. Tanggapin ko yan lahat ng mga sinasabi ninyo. Pero sana, itong sinabi ni Kuya Bal Santos Matumbang, itanggapin din ninyo. Tanggapin din ninyo, mga kababayan. Tanggapin din ninyo itong hamon ni Kuya Bal. At patunayan ninyo na sincero kayo diyan sa mga sinasabi ninyo. Na yan. Kung talagang kayo ay ang focus ninyo sa buhay ay tumulong at magkaroon ng kaalaman about kung sa anumang tinuturo ninyo, ay accept ninyo, i-accept po ninyo itong sinasabi ni Kuya Bal Santos Matuba. So gagantihan nyo na naman ako, ginagamit mo na naman birador yung Kuya Bal para kumita ng pera. Oo, aminado. Pero ang sabi ko sa inyo, kaya ako'y nandito at masasakit ang sinasabi ninyo. Kasi pinoprotektahan ko yung tao na gumagawa ng matino. At nakikita ko yung lahat ng kanyang ginagawa. At kung ito man ay mag-boom itong channel na to, charity vlogger pa rin ang bibigyan ko. Hindi po kayong mga pasikat ginagawang business ang YouTube. Huwag naman ganun. Yan po ay itinalakay na natin nung isang araw at sinabi ko na po sa inyong lahat na ang ginagawa ng mga taong ito ay pinapaikot yung kanyang taga-suporta at ang taga-suporta ng kabila at taga-suporta ng kabila. Para saan? Para saan? Yan ang itatanong nyo sa akin. Para siya ang kumita. Para saan? Siya ang makinabang. So saan nga dadalhin yung pakinabang at business niya sa YouTube? Yan ang inatanong ko. Yan po ang katanungan. Aminado sila, business ang YouTube. At aminado rin ako. Pero bakit saan? Saan? Ayan na, may hamon si Kuya Bal. At panoorin natin. Panoorin natin mga kapatid, mga kababayan, at sa lahat ng mga bashir, alam ko nandyan lang kayo. Panoorin natin, go. Bihin ko. Ako po'y nananawagan ha, sa lahat ng mga charity vlogger. Panawagan ni Kuya Bal sa lahat ng mga charity vlogger po, magkaisa po tayo. Magkaisa tayo. Lahat ng charity vlogger ay nanawagan si Kuya Bal na magkaisa po tayo para abutin natin ang lahat ng may hirap sa ating bansa. O sabihin mo, sabihin niyo po, mahirap. Try natin. Ha? Alam nyo ba na kailangan ng charity vlogger sa Pinas ko 40 million? Ganun kadami po ang kailangan sa Pilipinas na vlogger, 40 million vlogger, charity vlogger para maabot mo. Ito po ha mga kalinga. Sa amin po dito, ang yung mga nagbabash na may mga vlogs, may YouTube, hinaham ko kayo. I-upload ninyo ang video ninyo. Di ba, sisiraan nyo si Kuya Bal. Mga charity vlogger, sisiraan ninyo. Ha? Mga iba't ibang uri ng salita. O, sa palagay nyo tama kayo, gumawa ka ng YouTube channel, huwag mong lagyan ng ads.
Huwag mong i-apply sa AdSense channel ko. Oh, hamon ko sa inyo. Sige daw. Oh, hamon ko sa inyo. Mag-vlog kayo. Mag-live kayo. Doon sa channel na walang ads. O sige. Kung talagang hindi kita ang habol ninyo, binabash nyo kami, o mga charity vlogger, binabanggit nyo ang pangalan, mali ang ginagawa. O sige, hamunin ko kayo. Doon kayo mag-live o mag-upload ng mga videos. Ha? Sa channel po na walang ads. Hindi monetize. Hamon ko lang naman sa inyo. Doon po sa ayaw po ng charity vlogger. Ayaw po ng ginagawa po namin. Inahaman ko kayo. Doon kayo mag-upload ng mga videos, ha, sa channel ninyo na walang ads. Sige daw po, inahaman ko kung sino man yung mga mahilig manira o mahilig tumira. Huwag nang manira, huwag na. Mahilig magpuna, sige. Sige daw. Kung magawa ninyo, palakpakan ko kayo. Isang malakas na palakpak. Ano? Doon sa mga mahilig mamuna, ha? Doon ninyo i-upload ang video. Doon kayo kung mag-live, kung kaya mag-live. Doon sa channel po ninyo na wala pang ads. Walang monetize. Oh. Sige daw po. Ah, kasi baka naman ginagawa ninyo itong aming video, reaction videos, kasi kahit yan ay negative, positive, kikita pa rin kayo using the name of charity vlogger. Using the name of charity vlogger, kumikita kayo ng pangkabuhayan, maliwanag na pangkabuhayan. Ayahamon ko nga. Kung talagang sinsiro kayo at tapat kayo, totoo kayo sa inyong ginagawa, natama kayo, mali ang pagtulong, dawi na kami ay tumulong mali, doon nyo i-upload sa channel ninyo na walang ads, hindi monetize. Paano yun? Gumawa ka ng sarili mong bagong channel, doon mo i-upload lahat. Mga puna. Pinupuna ko sa ginito, charity vlogger, matulungin, papunain kita, mali ang pagtulong mo. I-upload mo doon sa YouTube mo na walang ads, hindi pa monetize. Gawin mo yan, at ako'y mapalakpak. Mabuhay po kayo. Pero pagka panay ang da-da mo dyan, panay ang dak-dak mo sa YouTube mo, at kumikita ka ng maliwanag na kita, dahil sa iyong ginagawang pagpuna, pag-criticize, ay maliwanag po na pinagluloko nyo lang po kami using the name of charity vlogger. Ginagamit ninyo ang pangalan namin, sino mang mga charity vlogger gusto nyo banatan, para kumita kayo. Ano yung kapalpalan ba ito? Ay wag pong gayaan, wag nyo gamitin ang aming pangalan para kumita kayo ng pera. Tapos di makinatulong at sabi nyo mali ang tumulong. Kumita ka ng 100,000. Hindi ka man tutulong kasabi mo, mali ang pagtulong. Di ba ka? Yan ang malaking kasalanan na gawin ninyo. Ginagamit ninyo ang mga charity vlogger. Pinupuna ninyo. Mali ang, mabuti pa yung iba. Defender, di ba ka? Marunong sila makiramdam. Ang puna nila, positibo para magtuloy-tuloy, pero mayroon silang reaction videos. Kumikita sila at nakakatulong pa. Bakit? Pinapalakas yung tao para magtuloy-tuloy sa pagtulong. Ikaw o kayo, namumuna, di ba? Pinupuna yung mga charity vlogger para kumita ka. Hamon ko po sa inyo. Sino man kayo? Makasabihin siya, attorney, dahil po. Attorney, hindi ikaw ito, ha? Hindi kita pinatamaan. Sabi mo, ikaw ito. Hindi po. Maraming ganyan ka sa, ano eh, sa mundo ng YouTube. Pinupuna kami, attorney. Sabi, mali yung aming pagtulong. Ay, ito na nga po habon ko.
gumawa kayo ng YouTube channel na hindi monetized. Doon nyo i-upload yung video. Doon kayo mag-live. Kahit araw-araw kayo dyan, kahit pa 24 hours kayo dyan, mag-live. Wala akong pakialam. Pero yung ganyan naman ng using the name of the charity blogger, kumikita kang maliwanag pa sa sikat ng araw, eh malaking kalokohan naman yan. Ha? Gusto mo lang magkaroon ng content, kami ang gagamitin para kumita kayo. Eh magbigay naman kayo. Di ba? Oh, lumaki ang views ninyo. Di ba? Lumaki ang views. Views. Oh. Ngayong buwan, ang kita mo, 200,000. Saan mo gagamitin yun? 200,000. Para pambili ng ano? Ay, pambihira naman. Walang naman gayang lamangan. Doon i-upload ninyo sa inyong channel na walang monetize, walang ads. Bahala ka sa buhay mo. Ah, maghapon ka dyan, magpaparadada. Kahit siraan nyo pa si Kuya Bal, wala akong pakialam. Huwag nyo lang pong i-upload sa inyong channel na monetize na. Bakit? Ginagamit ninyo kami para kumita kayo. Yun naman po ang sa amin. Kami po ang pira namin, pinangtutulong po namin. Yung aming kita sa YouTube, pinangtutulong namin sa mahihirap. Nagbibideo kami para kumita kami. Totoo yun kasi, di ba sabi ang channel, ang YouTube, negosyo. Wala din negosyo kami sa YouTube. Pero ang kaibahan sa akin, 80% ng aking kita, pinangtutulong ko. E kayo po kaya, saan na pupunta yung inyong kita sa YouTube? Saan pupunta? Tanong ko lang naman. Hindi to kahit kaninong sinasabi ko, ha? Kasi marami namang namumuna sa amin. Marami pong namumuna sa amin, eh. Kasi masama nga doon pagtulong, poverty porn. Paliwanag ko. Ang poverty porn po, binidyuhan mo ang isang pamilya. Pinakita mo yung kahirapan ni Cinco, wala kang naitulong. Yun ang poverty porn. Pero kami po, mula doon sa sirang-sirang bahay, pinakita namin hanggang sa nagkaroon ng magandang bahay. Mula doon sa pagkalugmok ng kahirapan, ito may bigas, buwan-buwan. Yun ang hindi poverty porn. Kalukuhan namin yung poverty porn na yan kung gayaan. Ihamon ko nga sa inyo, mga kalingaw, mga kaibigan. Ha? I-upload ninyo ang video ninyo at mag-live kayo sa walang ads, hindi monetized na channel. Eh, biro mo yung itong mga charity vlogger po, ha? Tulad ni Kuya Val Santos Matubang, using my name. Mali ang kanyang pagtulong. Tapos, nakikita ako, may ads, may nagpapalipad. Aba, ginagawa pong negosyo. Walang ganyanan po. Hindi kami mga palpal dito sa charity vlogger, charity vlogging, pagtulong. Hindi kami mga bubo. Kung talagang sinsiro ka, o sino man yun, ha? Wala akong binabanggit na pangalan, sino ka man na pumupuna sa mga charity vlogger tulad ko, wala pang iba, i-upload mo sa channel na wala pang monetize. Maliwanag kasi yan, pag kami monetize, ginagamit nyo kami para kumita. Eh doon yung i-upload sa wala pang monetize, mga kalingap. At ako'y mapalakpak ng malakas. Salamat sa iyong sipag at oras na pinupuna mo kami. Baka maging matuwid pa kami sa kung mali man kami sa ginagawa namin. Ha? Ganun yung pumagalingap. Huwag kang mag-upload ng video sa channel mo na monetize. Masabi ka, ano ako tanga? Ito gagawin yun. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi kaya mo ginagawa yan to gain views at kumita ka. Oh, maliwanag, walang lukuhan dito, mga kalingap. Sabi ninyo, ang YouTube, negosyo. Totoo yun, negosyo. Walang biro. Ang kaibahan sa akin po, 80% pinangtutulong ko sa mahihirap. Ikayo po kaya, saan na pupunta ang pera mo mula sa YouTube channel? O tanong ko lang. Sige daw po. Saan mo ginagamit yung pera? Hindi, kasi sabi mo, masama daw po, ha? Ang tumulong. Eh, masama pala si Jesus. Di ba?
masama pala si Lord kasi siya ang aming ginagaya. Siya ang aming ano, sinusundan. Mali pala si Lord sa pagtulong. Ay, kalokohan naman siguro yan. Walang biro po. Wala akong pinapat... So, ayan. Hindi ko na inilagay ng mukha natin dyan para mas focus kayo doon sa mga sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Sana po kung talagang may ano kayo at may pagmamahal sa inyong kapwa at gusto ninyong matuto, isundin nyo yan. Huwag nyo silang pagkakitaan. Kasi yung ginagawa po nila ay nakikita po namin yung ginagawa ni na Kuya Bal Santos Matubang. Nandyan po si Bina at mamaya-maya po i-upload natin ulit yan para makita po ng mga basher. Okay, tinanggap na namin lahat ang mga sinasabi ninyo na lahat ng supporter at lahat ng mga ano ay kami ibubuuan. Pero nakikita po namin yung sinseridad ng tao na tumutulong sa kapwa. Maging pair po tayo, mga kapatid. Kung gusto talaga ninyong tumulong at ayaw ninyong itinatago ninyo yung kahirapan sa ating bansa, ganito lang po ang gawin natin. Makipagtulungan tayo. Sasabihin na naman ninyo, eh, hindi ko content yan. Ano ang content mo? Ang content mo, ganyan. Magturo ng kung ano-ano. Magturo ng iwan ko. Pwede ka naman magturo sa live sa Facebook, kung saan man. Pero ginagawa mong business kasi. Ginagawa niyong business yung paninira sa mga charity vlogger. Kaya hindi rin po ako nakakamubon. Sabi nga ng ating mga ibang viewers, Berador, parang hindi ka nakakamubon. Hindi po talaga, totally. Kasi alam ko pong may natatapakan at merong nasasaktan ang mga taong ito. At alam ko po na si Kuya Bal Santos Matubang ay sa araw-araw na bilad sa araw at nagpapagod para naang makita yung mga taong tinutulungan niya. Ang sasabihin na naman ninyo, para kumita yung tao. Opo nga, nandyan na tayo sa pagkita. Nandyan na po tayo sa pagkita sa YouTube. Pero nakikita nyo po ba yung mga pinapagawa? Yung mga bahay na ginagawa? Nakikita nyo po ba yun? Nakikita nyo po ba? Hindi, di ba? Hindi. Hindi nyo nakikita. Kasi ang nakikita ninyo ay yung mga sinasabi ninyong ganyan. Itry kaya natin, mga kapatid. At alam ko namang nauunawaan nyo ako. Kasi Pilipino rin kayo. Itry kaya natin na mag-solicit muna at i-search natin ang mga bagay-bagay kung ano nga ba ang mangyayari bago tayo sumalita ng sumalita. Tinanggap na namin ni na Michelle Bonso, sina lahat sila, sina Kuya Red Nobino, na kami ay isang bubo, walang IQ, walang lahat. Pero sana tanggapin ninyo itong hinamo ni Kuya Bal Santos Matubang kung talagang kayo ay sincero na matuto ang ating mga kababayan. Go! Ano pang ginagawa ninyo? Go, mga kapatid! Go! Tanggapin nyo ang hamon. Ay, alam ko naman ang sasabihin ninyo dyan mamaya. Alam ko na naman. Marami na naman kayong rebat. Sige lang. Kung ayaw ninyo tumigil sa mga ganyang bagay, sige. Kami ang tirahin nyo ng tirahin. Kasi kami, makapal na yung mukha namin sa mga ganyang bagay kasi nasa tama kami. Pero kung kami nasa mali, hihingi ako ng sorry sa inyo. Ako ang magmamakaawa sa inyo na ako ipatawarin. Pero nasa tama po ako. At alam ko pong tamang tao yung aking ipinagtatanggol. Tamang tao para sa akin. At kung sa inyo ay mali yung tao na yan, itanggapin nyo po yung hinamon ni Kuya Bal Santos Matubang.
So hanggang sa muli, inaasahan ko yung mga taong nagmamagaling at mga taong gustong magturo ng kung ano-ano ay tanggapin nyo ang hamon ni Kuya Bal Santos Matupang. Bye.